Ngayon, Claro M. Recto. Nanuoy Ascarga. Sa bahay ni Deodato Arellano, malapit sa hanggang ngayon, Kalye Elcano, sa gabi ng 7 ng Hulyo, 1892, itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan. Tayo'y di mga pantas. Kaya hindi mariringal na tulumpati at di maririkit na sulat ang ating idaraos. Sa gawa natin daanin ang katubusay hindi nakukuha sa salita o sa sulat. Kinakamtan sa pagsasabog ng dugo. Mabuti pa ang tayo'y mamatay kaysa manatili sa pagkabos-sabos. At nang maganap natin ang dakilang kadahilanan ng pagpupulong nating ito'y ating maitayo ang isang malakas, matibay at makapangyarihang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa pamamagitan ng pagsanib ng kanilang dugo o blood compact, tahimik nilang pinagtibay ang kanilang kaisahan. Dahil marahil sa paniniwalang si Rizal ay tunay na radikal, binoto pa rin nila ang doktor bilang honorary president nang hindi nalalaman nito. Si Deodato Arellano ang binotong presidente. May sentralisadong pamumuno ang katipunan, ang kataas-taasang kapulungan o Supreme Council na ang pinuno ay ang presidente. Naglayon ding bumuo ng mga balangay kung saan may mga sangguniang bayan na tagapangasiwa sa pang-araw-araw na administrasyon at usaping militar. Upang makapagpalawak ng kasapian, naisip ni Andres ang sistemang hasik o tatsulok. Sumunod na taon, si Roman Basa ang naging presidente at si Andres ang sa piskalya. Itinatag nila ang pangkababaihang sangay ng katipunan. Ang mga unang kasapi nito ay si na Gregoria de Jesus, nanuoy asawa ni Andres, at si Marina Dizon, pamangkin ni Jose Dizon. 29 ang mga unang rekrut nito, kabilang ang dalawang kapatid ni Rizal na sina Josefa at Trinidad, Teresa Magbanwa, Trinidad Texon, Marcela Agoncillo, at ang kikilalaning dakilang ina ng Revolusyon na si Melchora Aquino de Ramos. Naitatag din ng isang sangguniang bayan sa Balangay ng Cavite sa noveleta ni General Mariano Alvarez, tiyo ni Gregoria. Sa eleksyon na sumunod na taon, naihalal na presidente si Andres. Nabilib si Andres sa husay ng pagsulat ng isang estudyante ng Abogasya ng Universidad ng Santo Tomas, kung kaya't isinantabi ang sinimulang kartilya. Ang sinulat ng binatang si Emilio Jacinto ang naging opisyal na kartilya sa may nasang makisanib sa katipunang ito. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi mandamong makamandag. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katuwiran. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigtan sa pagkatao. Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahaliri ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may nagandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di napaaapit, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan.
Dahil dito, si Jacinto ang kikilalaning utak ng katipunan. Naging masigasig si Andres na mapalawak ang kasapian. Hindi naging epektibo ang sistemang tatsulok. Ginamit ni Andres ang estilo ng mga mason sa pagre-recruit at inisasyon upang mapatunayan ang tibay ng loob at patriotismo ng sinumang nais sumapi. Lumawak ang kasapian. Dumami ang mga balangay tulad ng sa Maynila, sa Tondo, Caloocan, Mandaluyong, San Juan del Monte, Marikina, Pasig, Pateros, San Mateo, sa mga probinsya tulad ng Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Tayabas, Ilocos Sur at Norte, Pangasinan at Bicol. Ang ilan ay gumamit ng simbolikong pangalan, magdiwang sa noveleta, magdalo sa kawit. Bukod sa balangay ng kababaihan, nakapagtatag din ng iba pang sektoral na balangay, tulad ng mga manggagawa sa imprentahan ng dyaryo, sa mga tabakalera, Manila Railroad Company at mga konduktor ng tren na inorganisa ng magkapatid na si Riaco at Procopio Bonifacio na mga konduktor. Naging balangay taga-ilog ang mga kargador sa pier, mga pulis at mga bangkero ng Ilog Pasig sa pamumuno ni Faustino Manyalak, mga magsasaka sa gilid ng Maynila at probinsya, mga maralitang lunsod ng Tondo, mga mahihirap na nakatira sa labas ng walled city ng Intramuros, ang may pinakamalaking balangay sa buong Kamaynilaan, mga clerk o eskribyente at iba pang nag-oopisina, mga estudyante sa universidad. Naging balangay ng Troso Tondo ang mga artista ng teatro sa pamumuno ng sikat na sarswelista na si Juan de la Cruz. Nakatulong dito ang paglalathala nila ng opisyal na dyaryo ng Katipunan, ang Kalayaan, noong Marso 1896. Si Emilio Jacinto ang punong patnugot. Dito na ipabatid nila ang tunay na layunin ng Katipunan na sumasalamin sa tunay na damdamin ng aping mamamayan. Dito na ilathala ang sanaysay ni Andres. At ang kanyang dakilang tula na pag-ibig sa tinubuang bayan. Upang mapangalagaan ang seguridad, gumamit sila ng alyas o talipanpan. May pag-asa si Andres. Pingkian si Emilio Jacinto. Malinaw ang layunin ng Katipunan. Una, mapagkaisa ang lahat ng kasapi ng Katipunan. Ikalawa, buklurin ang lahat tungo sa pagtatatag ng isang nasyon. Ikatlo, kamtin ang kalayaan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. At ikaapat, magtatag ng republika pagkatapos makuha ang ganap na kalayaan. Tagalog ang kolektibong tawag sa lahat ng mamamayang natibo. Ito rin ay pagwaksi sa mapang-insultong tawag sa kanila na Indio ng mga Kastila. Hindi maaaring Filipino dahil ito ang tawag sa mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas. Kung kaya't ang pakahulugan ng kaharian ng Katagalugan ay nasyon ng malayang mamamayan. Kung kaya't ang pambansang awit na pinagawa ni Andres kay Julio Nakpil ay pinamagatang marangal na dalit ng Katagalugan. Mabuhay, mabuhay ang kalayaan, kalayaan at pasulungin ang puring kapalanan, puring kapalanan kasi. Ito ang masasabing unang pambansang awit ng ating bansa. At bilang presidente ng kataas-taasang kapulungan o supreme president ng gobyernong de facto na Katipunan, si Andres Bonifacio ang unang presidente ng Pilipinas. Kalayaan, kalayaan at pasulungin ang pagkakas.